grocery store na madaling araw pa lang bukas na at madaling araw pa lang may mga benta na. Pagpalain tayong lahat ni Lord, sana umunlad tayong sabay-sabay. Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay about sa, ito po ay ano lang, personal experience ko about kung paano ko ginagawa ng paraan kapag sumasakit ang aking ulo. Disclaimer lang po, hindi ko po sinasabi na effective po ito sa lahat. Kung may nararamdaman po kayong sakit ng ulo o kung ano man, kailangan po talagang magpatingin sa doktor para mabigyan po kayo ng tamang prescription ng gamot na maiinom. Marami naman pong mga marami naman pong mga ano, yung mga health center natin sa barangay na libre po ang mga gamot at libre po ang check-up. Hindi na po natin kailangan gumastos ng malaki o kaya'y basta maglabas ng pera para bumili ng gamot kasi mga libre na po sa barangay natin. Pumunta lang po kayo sa inyong barangay health center para maka-avail po kayo ng mga ano, mga libreng gamot. Ang i-share kong ito ay ito lamang ay aking ano, personal experience. Hindi po ito prescribed ng doktor. Sa totoo lang kasi maraming ano po, maraming uri ng sakit ng ulo. Merong ito ay nababasa ko lang din po sa mga post. Ang mga klase po ng headaches ay migraines, headaches caused by digestive problem, sinus headaches, tension headaches, anxiety headaches, and stress headaches. Ipopost ko po ito sa ang link sa baba kung saan ko po nabasa ang mga klase ng headaches na ito para ma-search nyo din po. Sa akin, siguro ang pinaka-common na headaches dito ay yung tension saka yung stress kasi ito yung ano eh, pag-stress kasi tayo araw-araw sa trabaho, makulang tayo sa pahinga kaya yun. So dati po, laging sumasakit ang ulo ko halos araw-araw. Tapos umiinom ako ng mga ibuprofen, ganyan, or paracetamol. Pero anong una, ano lang siya, 500 mg, effective pa siya sa akin nung una. Pero nung katagalan na, pag iinom ako, hindi na siya effective, parang naimmune na ako sa gamot. So tumataas yung dosage ko, imbis na isang gamot lang yung iniinom ko, nagiging dalawa na. So 1000 mg na yung iniinom kong gamot para maging effective yung ano, yung gamot sa sakit ng ulo ko. So yung mga ibang paraan, ang ayon din sa mga sabi-sabi lang yun na ang ibuprofen daw po pag iniinom palagi nagko-cause din ng effect sa ano, yung side effect sa mga kidney. Kaya natatakot din ako kaya naghanap ako ng ibang paraan, yung home remedies, kung paano ko siya masolusyonan yung sakit ng ulo ko araw-araw. So ang ginawa ko, nag-ano din ako, yung nagbasa-basa, ayun, nag-research-research ng konti. Tapos doon ko nabasa yung mga iba kong mga ways, mga home remedies kung paano ko ginagawa ng paraan yung sakit ng ulo ko araw-araw. So sa akin, effective po siya. Pero sa inyo, kasi iba-iba yung types ng headaches, baka hindi po siya effective, kaya hindi ko po nire-recommend sa inyo na yun din ang sundin yung gawin. So, depende na lang din po sa inyo. Yun ang sinabi ko kanina na kailangan magpatingin din po talaga sa doktor. So, ang number one reason sa akin kung bakit masakit ang ulo ko is yung antok. Pag kadalasan kasi pag tanghali, yung pagkatapos ng lunch, konti lang yung bumibili. Tapos, hindi ako, kahit idlip lang sana o matutulog ng sandali, hindi ako makakatulog kasi ako lang mag-isa eh, wala yung asawa ko. Ako lang naiiwan dito, kaya sayang din naman kung magsasara pa ako para matulog. So, minsan tinitiis ko yung antok para ano, nakaupo lang ganun, tapos pag antok na talaga yung nag-uumpisa na yung sakit ng ulo ko. So sayang din naman kung magsara pa ako eh, kahit pa paano may bumibili din naman ng paisa-isa. So yun. Tapos yung pangalawa, yung sa mata ko, kasi yung mata ko parang may ano na rin, may diferensya na rin. Kaya, pero yung sa mata ko, nagpatingin na ako sa doktor nun, kaya
pero ano lang naman, binigyan ako ng reading glass. Yun, kaya ito may reading glass ako. Yan. Kasi yung isa daw sa mga dahilan kung bakit masakit ang ulo ko ay dahil din sa diferensya sa mata. Tapos, ang ginagawa ko pag halimbawa masakit yung ulo ko, yung nararamdaman ko na mag-umpisa pa lang yung sakit, kung nandito yung asawa ko, siya yung magbabantay ng tindahan, tapos ano, papahinga ako, matutulog. Tapos yung pag natulog ako na medyo masakit na yung ulo ko, ang ginagawa ko, pinapatay ko lahat ng ilaw. Kailangan madilim yung higaan, madilim yung buong paligid. Kasi pag maliwanag yung paligid, natutulog ako, lalo siyang masakit yung ano dito. So yung mag-uumpisa dyan, siya mag-uumpisa yung sakit ng ulo. Kaya pinapatay ko yung lahat ng ilaw para maging madilim yung paligid. So wala akong nakikitang liwanag. Yun, na parang ano din naman, effective din naman siya. Tapos yung pinakahuli kong ginagawa, yung pag-inom ng tsaa, yung green tea, yung ito. Yan, Lipton na green tea. Yan po yung iniinom ko tuwing gabi. So ginagawa ko siya mga 2 hours bago matulog. Iniinom ko na siya. Isang basong green tea na tsaa, yung ganito. Tapos pagkatapos nun, iinom din ako ng isang basong tubig, yung sa ano lang po, sa gripo na tubig, yung hindi malamig. Yun. Kailangan, pag uminom ka ng isang basong tubig din yung inumin, mga 2 hours bago po matulog. Effective po yun sa akin, kasi yun yung ginawa ko dati na nawala yung sakit ng ulo ko. Siguro mga 2 months ko siyang ginagawa. Tapos, ngayon, umiinom pa rin ako, pero ano na, yung hindi na siya gabi-gabi, bihira ko na lang siyang ginagawa. Kaya, yun. Pero guys ha, hindi ko ina-advise na ito lang yung gawin ninyo pag may nararamdaman kayong sakit ng ulo ha. Kailangan ano talaga, pa-check up din kayo sa doktor para yung gamot na may bigay sa inyo ay tama. Saka guys, ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lang sa sakit ng ulo kundi sa ating kalusugan, ang pag-inom ng tubig, 8 glasses of water a day, saka kumain ng masustansyang pagkain, gulay at prutas, saka vitamins. Yun lang. Maraming salamat.